nagsimula sa tatlo, ngayon 49 heads na ng kambing, yes, ang inaalagaan ni Sir Jomary. Grabe. Nung una, nung konting ipon ko yun, nasa 40,000 lang. Pero dahil nga pandemic, wala tayong ibang source of income. Kaya napilitan tayong isara. At yung konting ipon natin na yun, ni-reinvest natin sa pag-aalaga naman, wow, ng kambing. Para at least hindi natutulog yung pera natin sa bangko. What's up, Kavideo? Art Sinobago here and welcome to another episode of Avidio Stories. What's up, mga kabideo? For today's video, nandito tayo ngayon sa bahay ng Concepcion dito po sa lalawigan ng Tarlac na kung saan ating kikilalanin ang isang goat farmer na isang estudyante rin. At the same time, dati po siyang fast food service crew, at the same time freelance photographer and videographer, pero ngayon ay full-time goat farmer. So, kilalanin natin siya. Let's go! Masakto! Tao po! Hello, Sir Art. Kamusta po? Pasok po kayo dito, mga ka-video. Welcome po kayo dito sa backyard farm ni ka-agresibong Jomary. Ayun, let's go. Ayan, ganda naman dito. So, eto mga ka-video, talagang literal po na backyard farm talaga dahil mismo sa likod po ng bahay nakapwesto yung kulungan natin ng kambing. Mm-hmm. Sir Jomary, no, bago ang lahat, siguro pakilala muna tayo, sino ba si Sir Jomary at bakit kita pinasyalan? So, ako po si Jomary Nuqui, 21 years old, isang backyard goat racer dito sa Concepcion, Tarlac. So, nag-start lang po ako nung kasagsagan ng pandemic. Until now, pinagpapatuloy po natin yung pag-aalaga ng kambing. Yes, at Sir Jomary, no, alam ko, ito kasi, no, para sa kaalaman na rin po ng ating mga video viewers, at the same time mga taga-subaybay natin. Si Sir Jomary ay dati kong kasama, no, sa larangan ng photography at videography. So, dati siyang freelance photographer, videographer, at the same time, dati kang fast food crew dito nung nasa ano pa po ako, high school. Paano ba no? Paano ba nagsimula itong ano mo? Itong pagpa-farm mo ng goat. Ba't mo naisipan na pasukin ito? Eh ang layo dun sa dati nating ginagawa. Yes, yes, yes. So sobrang layo talaga nung pagiging photographer at videographer. Tapos ngayon bagsak tayo sa farming, 'di ba? Mm-hmm. So para sa akin, nasa puso ko na bago pa man ako maging photographer at videographer dati, yung farming. Mm-hmm. Kaso nabigyan tayo ng opportunity nung mag-start yung pandemic. Mm-hmm. Wala tayong source of income. Mm-hmm. At wala sa plano na mag-start tayo ng kambing talaga. So mm-hmm. meron lang nag-offer. Yung unang kambing mo, saan nang galing? So yung kwento niyan, nag-start po ako sa 3 heads na kambing. Ilang babae doon? Ilang lalaki? Dalawang babae at saka isang lalaki lang, Sir Art. Okay, so I think ideal ata yun sa pagsisimula. So, pag magsisimula ka, at least meron kang 3 heads, dalawang babae at saka isang lalaki. Ilang buwan na yung mga yun? Yung, bali ano kasi siya, Sir Art, isang inahin, dalawa yung anak niya. So, babae at saka lalaki. Okay. So, nag-start po ako sa tatlo hanggat inaral ko muna. Mm-hmm. Yung mga common diseases at saka mga ups and downs ng pag-aalaga ng kambing. Kasi mahalaga yon, mga ka-video, na alam natin yung pinapasok natin. Hindi lang basta-basta na rin nag-aalaga tayo. Alam natin kung ano yung mga dapat at saka hindi dapat sa pag-aalaga para mabawasan yung ano yung percentage or yung mortality. Oh, yung chance ng pagmatay. Mortality, yung failure natin sa pag-aalaga ng kambing. So with that, no, yung dalawang babae tsaka isang lalaki na kambing na sinimulan mo, nanganak ng dalawa. Tama ba? Isang lalaki tsaka isang babae din. Yes. So paano na? Paano, ano na yung naisip mo na ituloy yun? Nung nakikita ko na kasi na may potential, mm-hmm. so unang-una, may market. So mm-hmm. kapag kasi papasukin natin, kailangan tingnan din natin yung market side dahil
walang mangyayari sa atin kung alaga lang tayo ng alaga pero wala tayong market, yes, mga ka-video. So, yun din yung isa nating tatandaan or titignan bago natin pasukin yung anumang business. Oo. Tapos, nung unti-unti, natututunan ko na kung paano mag-alaga ng kambing, may market na. Diyan ako nagka-interest na ipagpatuloy pa at mag-upgrade pa sa mga mas magagandang lahi ng kambing. So, sa ngayon, ano ba yung mga lahi ng kambing na meron kayo? Yung pagsisimula, native lang talaga. So, nung nag-start ako, ito yung mga tinatawag na mestizo. Or yung mestizo. Yung brown-black. Mga kambing na mataas pa rin yung percentage ng native, pero meron na rin silang konting halo ng mga imported breeds. Yan. Ah, okay. So, nag-start tayo doon sa mga ganong lahi. Mestizo, no? Meron din palang mestizo sa ano? Later on, uh-uh. Nagsara po tayo ng bank account para lang mabili yung isa nating bulugan. Oh, imagine na, ha, nagsara ng bank account. Magkano yung sinara doon? Nung una, nung konting ipon ko yun, nasa 40,000 lang. Pero dahil nga pandemic, wala tayong ibang source of income. Kaya napilitan tayong isara. At yung konting ipon natin na yun, ni-reinvest natin sa pag-aalaga naman ng kambing. Para at least hindi natutulog yung pera natin sa bangko. Mm-mm. Ngayon, unti-unti nakikita natin, umiikot na sa pag-aalaga ng kambing yung ipon natin na yun. So, ginamit mo yung ipon mo, which is nasa bank nga, sinarado mo yung account mo, then pinang-invest mo dito sa kambing. So, parang yung sinasabi mo kanina na dalawa o tatlong pagsisimula mo ng kambing, nagdagdag ka? Later on, nagdagdag na tayo, mga ka-video. Mm-mm. Kasi, ang tinitingnan ko dati, kung paunti-unti lang ang aalagaan natin. Mm-hmm. Lugi tayo sa oras. Yes, so kung, okay. Magandang punto yun, ha? Kumbaga, minamaximize mo yung time mo. Kasi kung tama nga naman, kung mag-alaga ka lang ng lima, dalawa, that's a good start. Pero kung talagang gusto mo nang pasukin yung pagpa-farm ng ganito, ay tama yung nabanggit mo, which is kailangan mo ng damihan. Sayang yung oras, eh. So, kung meron na rin naman tayong experience at kaalaman kung paano ang pag-aalaga ng kambing. So, basic lang naman muna yung kailangan natin. Hindi natin kailangan na maging matalino sa pag-aalaga ng kambing dahil later on, matututunan na rin natin yan by the experience natin. Meron ka. Kapag tinawag po kasi natin, mga ka-video, na backyard farming or backyard goat raising, ang advantage nito is low capital lang. Yes. Yes, low investment and low maintenance, kung titingnan natin. Kumpara sa mga commercial and imported na mga breeds, talagang makita natin dyan. Shout out pala kay Sir Randy Valerio ng RO Valerio Farm. Dyan sa Bacolor, Pampanga. So, galing na rin po tayo doon, mga ka-video. So, kilala po natin si Sir Randy. So, ayan. Napakabait niyan. Kaya, saludo tayo sa kanya. Ang daming blessing na dumadating sa kanya dahil sa bait ng tao ngayon. Yes. So, Sir Jomary, no, dito nakikita natin tong housing mo. Typical talaga, no, mga ka-video, kita ninyo, talagang kawayan lang. Yung iba kasi talagang may mga butas-butas na ano, yung tinatawag na parang plastic matting. Oo. Pero dito sa kanya is kawayan, talagang DIY lang, no. So indigenous materials. Indigenous materials, ideal for backyard farming talaga o backyard raising. Sa ngayon, Sir Jomary, nagsimula ka sa tatlo, lima, or dumagdag ngayon, ilan na ang kambing na inaalagaan mo dito? So ngayon, meron po tayong inaalagaan na 49 heads ngayon. Wow! Na kambing. Nagsimula sa tatlo, ngayon, 49 heads na ng kambing ang inaalagaan ni Sir Jomary. Grabe! Napakagandang ano lang kasi, napakagandang kwento dahil imagine, isang kabataan na dapat nag-ML, naglalaro ng mobile games or nagba-basketball dyan, pero mas pinili po niyang pasukin ang goat raising or goat farming, pero backyard lang muna. Pero I think siguro ang dream mo rin is medyo lumaki talaga. Talaga, mga video. Yes. Kasi nasimulan na natin, di ba? 49 heads ngayon. 49 yung heads. Yung 49 heads na ba yun is coming from yung sa mga pagpapaanak at or bumili ka pa, nagdagdag ka pa? Dun sa 49 heads, siguro mga nasa 40% ng kambing yung mga binili ko. Mm. So, yung mga natitira, yung nasa 60% ay
mga labas na or napaanak ko na. Uh-oh. Pero nakapagbenta na rin ako. Pero I think you're taking up agriculture? Yes. Yun, dahil nga nasa puso talaga natin ang farming. Kaya kumuha tayo ng course. Ano at sino ang nag-motivate sa'yo para pasukin yung ganitong larangan? Yung parents ko at saka yung agrikultura po ng Pilipinas. Siyempre bilang kabataan, gusto ko rin na makapag-ambag sa bansa natin. Yes. About sa agriculture. So kaya pinasok na rin natin 'to para makapag-encourage na rin ang mga kagaya kong kabataan na kagaya natin. So, kasing edad ko lang si Sir. Ilan taon ka na ba? 21, mga kaibigan. So, imagine 21 years old pero pinasok na ang goat farming and goat raising, no? At talagang imagine yung mga 21 years old, ano kaya niisip nila, ano kaya ginagawa nila ngayon? Pero look, si Sir Jomary pinasok ang backyard goat raising and farming. Naman, no, Sir Jomary, nakikita natin itong bago mong ano, itong gamit. Anong gamit nito? Ito, sarili na rin nating design to. Mm-hmm. So, dito, from indigenous materials, ngayon you're upgrading into metal, no? Nag-invest tayo sa ganito dahil malaking tulong sa atin ito kasi pakainan to. Yes, oo, para dito sa ilalagay yung mga ano, damo? Itong part na to, sa taas, dito nilalagay yung mga damo, yung mga sanga-sanga na kinakain. Ipil ba? Pinapakain mo rin? Ipil, mga napier grass. Napier, sa mga nagpapakain ka rin ba ng pigs? Yes, nagpapakain po tayo. Mamaya ipapakita po natin habang nagpapakain po tayo ng feed sa ating mga alagang kambing. Yes, oo. So ngayon, para nakikita ko, may mga maliliit ka dito. Yes, oo. May mga maliliit ka dito na ano. Ayun, no? Kaya pa pwede natin pasukin ito. So dito, meron ng natitirang maliliit pero mga ilang buwan na lang yan ready for out na pang tatay. So usually sa ngayon sino sinusuplyan mo, sinong market mo, di ba ang native usually meat type sila? Yes. Oo. So meron tayong sinusuplyan na nagkakatay din ng kambing dito sa Concepcion. Kadalasan merong pumupunta sa atin para maghanap ng pangkatay ng kambing. So ang problema ko yung mga kambingan. Ang problema ko ngayon, hindi na lumalaki talaga yung kambing ko dahil nabebenta na. So, good problem 'yun. Good problem 'yun, mga kaibigan. So mga ilang months 'yun bago mo dinidispose. Ang ideal at least sana nasa 6 to 8 months. Pero yun yung good for meat type na. Yun yung kinukuha ng mga tumitimbang na siya ng 18 kilos pataas. Okay. Kasi ang alam natin, ang native is nasa 20 to 40 kilos ang ano nila, ang inaabot nila. Average mga nasa 25 kilos lang yung mga yan. Mm-mm-mm. So, ang tagal pa bago natin ma-meet. So, 6 months. Okay, so pag may nanganak dito na ano, so every kailan ba nanganganak yung mga kambing mo dito? Nanganganak, bale na sa 3 beses sa loob ng 2 taon. 3 beses, so every, ano ba yan, 6 months? Sa mga upgraded, umaabot po ako ng 3 beses sa loob ng 2 taon. 2 taon, 3 beses? Dahil okay. Ano yan, kumbaga 5 months silang nagbubuntis, yes. Merong tayong 3 months para palakihin yung mga anak nila. Okay. I-condition sila para sa susunod na breeding season. Yes, oo. Tapos, susunod na naman na 5 months plus 3 months. So, 8 plus 8 yan. 16 plus 8. So, 24. Saktong 2 years, mga ka-video. Wow! So, talagang, tignan mo kung mga technicalities terms ni Sir Jomary. Parang hindi mo akalain na kabisado na niya lahat. So, syempre, learning experiences, sabi nga natin, na pag-aalaga. Sa ngayon, Sir Jomary, alam ko, siguro kabisado mo rin, ilan ang ano mo dito, mga tinatawag natin back? Yung, tama ba? Yung term ko, yung mga lalaki? So, ngayon, meron tayong ginagamit na 2 back. Yung isa, may lahi siyang Nubian. Yung isa naman, sa Anen. So, yung sa Anen, galing din kay Sir Randy Valerio. Wow, ayun. So, nabili natin yon. Maliit lang, nasa 1 week old pa lang yung kambing. So, tayo na rin yung nagpalaki. Okay, lalaki yon, no, na ano. So, yun din. Dito yon. Papakita po natin. Ito, si Gio. Ano pangalan niya? Si Gio. May lahi itong saanen. Ayan, okay. So, usually ang saanen kasi mga puti, no? Puti. Puti. Pero siya. Ngayon, ilang taon na yan?
Nasa 9 months. 9 months pa lang yan. Mm-hmm. Pero ang taas na ng sungay niya, yung yeah, horn so, niya, no? Kasi yung tatay niya, sobrang haba ng sungay. Unlike mm-hmm. netong mga, may mga native pa talaga uh-huh. na ano, uh-huh. talagang maliliit, tapos maliit din yung sungay. So dalawa yung ano mo dito, back mo? Tama ba? Meron. Na-upgrade. Pero native yung, na back, meron ka rin? Ito, mga, so, yung ginagamit mo talagang pang breed? Wala, wala. Hanggat maaari, tinatanggal na natin yung native na lahi. Kasi yes. upgrading nga tayo. So gusto yes. natin, from maliliit na lahi, yes. napapalaki natin. Kasi okay. Kung compare natin sa native at saka yung mga upgraded, talagang malayo yung ngayon, na na-upgrade mo na yung mga kambing mo dito kumpara sa native kasi alam natin yung presyo medyo mababa lang. Pero pag nag-upgrade, nag-a-adjust din ba yung presyo? Sa kung katayin, halos same lang yung presyo ng karne. Pero nagkakatalo yan sa haba ng panahon na pinapalaki natin sila. Ang native, mas matagal po natin silang papalakihin. Ang mga upgraded, so nasa 4 to 6 months pwede na. To 8 months, yan. Pwede na natin silang i-out pagka tumungtong na ng 18 kilos pataas. Ah, okay. So ngayon, magkano naman ang bentahan ng mga ganong meat type na 6 months to 8 months or tama ba na mga kambing na upgraded? So magkano mo nabebenta? Meron kasi dalawa kasi yung pamamaraan natin ng pagbenta ng kambing. Meron tayong tinatawag na eyeball o yung tayuan lang kung tawagin o yung tinginan lang. Tinginan so, lang. Okay. Samba, so, tulad man ito, may mga yan, sample ba tayo dito? Sige, magtawag ka nga. May mga pangalan ba yung mga kambing mo? Ito, si Aubrey. Yan. Si Aubrey? Si Aubrey, si Kikay. Yan. Si Kikay. Ayan. Si pala. Ayan, paano so, pepresyuan yan? Ang tansya ko dito, nasa 25 kilos yan mga ka-video. So, I think nasa, kung ibebenta lang natin pang karne, nasa 4,500 to 6,000 pesos. Okay. Pero kung gagawing inahin yan, nasa 6,000 pesos to 8,000. So mas mataas. 8,000. Yes. Every na. Kailan ka nagdi-dispose ng kambing? May once a month ka ba? Twice a month? Paano yung betahan? Meron po tayong pinagbabagsakan ng mga kataing kambing. So ganun yung ginagawa natin. Hindi tayo nawawalan ng market sa ngayon ng kambing. Kumbaga, no, actually, sabi nga natin sa mga nauna nating vlog, ang problema sa market. Pagdating sa agrikultura, no? Pero syempre, ang market din ay susi para maging matagumpay yung pagpa-farm natin. Si Sir Jomary, nabanggit niya, marami siyang ways para i-market yung ano niya. Which is ideal yon para maging successful. Nakagaya ni Sir Jomary dito sa backyard raising niya, no? At Sir Jomary, no? Paano naman yung maintenance mo dito? Paano yung pagpapakain mo? Gaano kadalas pagpakain ka ng damo or paano nilalabas mo rin ba sila? Yung way kasi natin ngayon ng pag-aalaga sa kambing. Ito po yung tinatawag na grazing or naka-full grazing tayo dahil grazing lang. Papakawalan natin sila, sila nang bahalang humanap ng kanilang makakain. Pagkain. Ayan. Yes. Tapos ngayon, unti-unti tayong nagta-transition sa ano? Semi-commercial or may feeds at saka may grazing na. Yeah. Okay. Unti-unti na tayong nagbibigay ng feeds sa kanila para mas gumanda na yung katawan nila at mas mapabilis yung pag-harvest natin sa kanila. At unti-unti ma-introduce natin later on yung silage niya. Kasi kita natin sa mga farm ngayon, sa malalaking farm, talaga naka-silage na sila. Yes. So ngayon ba Sir Jomary, ano din? May mga lactating ka rin ba na ano na mga babaeng kambing? So ngayon Nagagatas ka rin ba dito? Mahina yung production natin ng gatas dahil hindi talaga sila ideal. Pang dairy farm. So, sakto lang yung nabibigay nilang gatas para sa mga anak nila. So, minsan nagkukulang pa nga. Kaya ngayon, nagpapadedi po tayo dun sa mga maliliit nilang anak para hindi po sila mabansot at tuloy-tuloy yung paglaki nila. Kumbaga, alagaan natin sila sa habang maliit sila. So, pagka lumaki yan, tayo rin yung magbe-benepisyo. Wala pang isang buwan to, Sir Art. Nasa ano pa lang to? Nasa 2 to 3 weeks pa lang sila. Okay, so ito. Andito sila, habang maliliit at ang ginagawa natin. So, may routine kasi tayo dyan. Pagka umaga, pagka gising natin,
pinapalabas natin sila sa kulungan na yan at pumupunta sila dito or yung nanay nila ang pumupunta sa kanila. Dumidede pa sila sa nanay nila. Sa nanay. Alam ko kasi doon si Sir Randy, hindi na sila. Hinihiwalay na yung mga anak niya. Pero this time, naka-attach pa rin sila sa nanay nila. Itong pagpapadede natin, suporta lang sa kanila. Okay. Kasi, yun nga, para mas lumaki sila ng mas maganda, mag-extra effort tayo sa pag-aalaga. Anong klaseng gatas yung pinapadede mo? Ito, gatas talaga ng goat's milk. Goat's milk talaga to. Mm-hmm. So powdered milk lang siya na tinitimplan natin. Pero ito, pang kambing talaga siya. So, pag nakita na nila yung daddy na yan, lalabas na sila. Madalas pang nag-aawa yan, Sir Art. Okay. Para lang dito sa daddy na to. Nice! So, ito nyo, ano, as you can see, talagang solve-solve no, sa pagdede itong mga batang kambing. Tinatawag na kid. Ayan, yes. Pag mga bata, no, mga batang kambing. Masubok nga para masubukan natin, ma-feel naman natin na magpadede ng ano. Ito naman, ikaw naman, masyado ka naman eh. Ayan, no, guys, oh. Parang ano din, para mga batang sanggol din, no, na pinapadede. Kasi kailangan din nila ng additional nutrients na hindi na ibibigay ng magulang nila. So ito is a feeding supplement lang para sa mga batang kambing dito po sa backyard farm ni Sir Jomary. Sir Jomary, kanina nakita natin yung pagpapadede mo ng mga batang kambing. So this time naman, paano naman yung maintenance mo o yung proseso mo ng pagpapakain sa mga alaga mong kambing? So morning, bago natin sila pakawalan, bandang 11 a.m. Okay, sakto, no? Mm-mm. Kasi... So regular yan, araw-araw mo silang pinapakawalan? Dapat, oo. 11 a.m. tayo nagpapakawala. May rason din yan, bakit 11 a.m. Yes. Ano ang rason? Ang rason, bakit 11 a.m.? Iniiwasan kasi natin na magtae or makakain ng mas maraming parasite yung mga kambing natin. Dahil pagka mas mataas yung hamog or mas basa yung damo, may mga studies kasi na nagsasabi na nasa taas yung mga parasite, nasa taas ng damo. Kaya pagka pinakawalan natin ng maaga yung mga alaga nating kambing, nakakain din nila yung mga parasite na yon at... At the same time, mas basa yung damo, mas malaki yung chance na magtae sila. Ayun, okay. Bago natin sila pakawalan, ngayon nagbibigay tayo ng feeds. Ayun. Kita nyo. Mm-mm. Alam na nila. Nilalabas na nila yung ulo nila dahil excited na yung kumain ng feeds. Oo nga, no? Parang naramdaman na nila. Mm-hmm. Oh. So parang kakilala ka na rin nila. Kapag naririnig nila yung boses mo, alam na nila. So meron tayo, sinanay natin sila kumbaga, dun sa pito. Kumbaga yung oras. Mm, sa oras. Oras. Kumbaga... Regular yan. Kumbaga sa computer, naka-program na sila dun sa ganong gawain. Ayos, so oras. Sige. So anong klaseng feeds yung pinapakain mo so, dito? So meron tayong feeds na pangkambing talaga okay. Ngayon na available naman sa market. So iba-iba naman yung brand yan. Bahala na kayo kung ano yung brand brand na gusto niyang gamitin. Yeah, so, pero baka naman yung mga brand ng ano dyan, mga sponsor. Sponsor tayo dyan. So sige, ngayon, tingnan natin. Papakita natin. Ayun. Before natin silang pakawalan para hindi gaano magkagulo-gulo, ilatag muna natin ng maayos itong foods dito sa pakainan. Okay. So usually, ilang kilo yan? 2 kilo? Nasa 2 kilos. 2 kilos. So, para sa kanila na lahat yan? Oo. Nasa 2 to 4 kilos na po, Sir Art. Mm-mm. Tapos hindi rin tayo pwedeng magpasobra ng feeds kasi maaaring mag-bloat sa kanila at saka mag... Sumbaga, ito additional nutrients lang din sa kanila din. At yung tinatawag na ano, concentrate, iba pa yung mga forage okay. Na pinapakain sa kanila. Sige, so titignan natin na mga kabidyo, bubuksan na ni Sir Jomary yung pintuan para pakawalan yung kanyang mga alagang kambing para kumain dito sa kanilang concentrated feeds na ipapakain niya. Before niya pakawalan, doon sa damuhan. Okay, so okay, Sir Jomary. Sige, pakawalan na natin. Wow, yan na sila! Nice! Ayan, nagunaan pa sila. Mapakan nyo ako, ha? Wow, ang saya naman. So this time na pagkatapos po pakain na ni Sir Jomary yung mga kambing ng feeds. So this time naman, I think pakakawalan na para sa grazing period nila. No? Para makain na sila ng forage. Yes. Forage talaga, no? Social. So let's go! So yan, titingnan natin dito mga kabidyo. Ayan, nandito na yung mga ano nila. Nandito na yung mga alaga nilang kambing. May mga nahuhuli pa.
So, try natin bilangin, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 28, 30, 2, 34, 36, 38. So, more or less, nasa 40. Kaya na nabanggit. Ilan? 38 plus 1, meron pa doon. Mm-hmm. Bali, 39 yung 10, may iwan sa kulungan. Yung mga maliliit yun na kambing. Ayun, so almost 49 yung mga alaga. So, titignan natin dito, no? Ayan, stop ka muna dyan, videographer. Papakita lang natin sa ating likuran. Eto. Andito na yung mga alaga niyang kambing. Nagkalat na dyan. So, open area po ito. I think madamo rin pa rin dito, no? So, ano naman yung mga challenges na kinaharap mo, na na-encounter mo sa pag-aalaga ng backyard goats? Yung unang challenges talaga sa pag-aalaga ng kambing, unang-una dyan, yung capital. Kasi okay, kailangan talaga natin mga... Though kahit small capital lang, pero kailangan, kailangan pa rin na yung pang-maintenance. No? Pang-maintenance, kailangan natin bumili ng vitamins, medicine, pambili ngayon, pambili ng feeds, yes, pang-repair sa kulungan nila. Mm-hmm. Tapos, kasunod doon yung mga sakit na tumatama sa ating mga alaga. Kaya hangga't maaari, yung kalinisan, yung prevention, ginagawa ammonia, natin. Ammonia, no? Yung ammonia, kasi mahina sa respiratory disease ang kambing. Mapapansin natin kadalasan sa kanila may mga sipon, tsaka ubo. Hangga't maaari, binabawasan or kumbaga pini-prevent natin yung pagpasok ng sakit na yun sa kanila. So yun yung pinaka major challenge mo niyan, yung capital at the same time yung mga sakit, kung nagkaroon ng kasakit. So hangga't maaari, gusto mong iwasan yun. Tapos kamakailan lang ang problema din natin yung mga taong hindi patas lumaban, dahil yung isa nating back na yung pinaka first back natin yung nakapagsara ng bank account natin ay ninakaw. Oh, so saklap naman na. After 2 years na nang pinagsamahan namin ng back na 'yon, talagang hanggang ngayon naman. Saan ninakaw? Dito lang, dito lang open area. Okay. Noong una wala pa kasi 'to. So isa sa mga problema po, no, yung talagang di fair na pagkuha ng hindi naman iyo. Pag di sa iyo, huwag mong kunin. Pero ngayon pa man, kahit nangyari 'yon, challenges lang 'yan. Mm-mm. Isa lang yung nawala. Oo, pero marami namang ang... Marami pa ang babalik, yes, mga ka-video. Kaya yes, ang lesson sa atin ngayon, mas maging mapagmatsyag at saka mas tutukan natin yung pag-aalaga sa mga... Kasi pagka ganito kasi naka full grazing. Yes, open-open lang open, yan. Open-open. Hindi mo mamomonitor. Maraming may-ari dyan. Unless kung may CCTV ka na nakana dyan, kaso nasa bukid ka naman. Sa ngayon naman, Sir Jomary, no, dahil talaga nakikita namin na you are turning into a successful backyard goat raiser and goat farmer. Ano yung pinaka-ultimate na naitulong ng pag-aalaga mo ng kambing sa iyong pamilya, sa iyong personal na buhay? Personally kasi, doon pa man kasi mahilig po akong mag-ipon. So, ngayon, yung ipon natin nasa kambing. Mm-mm. Kaya pagka kumikita... So, parang investment pa rin talaga, tuloy-tuloy pa rin. Pag kumikita naman tayo, nakakapagbigay tayo kahit papaano sa parents natin. Magulang, yes. At hindi na tayo gaanong umaasa sa kanila kung meron man tayong pangangailangan o gustong bilhin, yes, ay napoprovide na natin na tayo mismo yung gumagawa ng paraan dahil dito sa mga alaga nating kambing na to. Yes, at siguro bilang panghuli na rin, no, Sir Jomary, ano naman ang gusto mong mensahe sa ating mga video viewers, sa ating mga ka-video, at syempre sa mga tulad mo na gustong pasukin din yung ganitong larangan? So mga ka-video, ang gusto ko pong i-share sa inyo or gusto ko kayong i-motivate na kahit hindi po pag-aalaga ng kambing, basta pasukin po natin yung agrikultura, basta nasa tama yung ginagawa natin. Mm-mm. At may kasamang pag-aaral, may market po or may pera sa agriculture. Hindi po totoo yung mga sinasabi ng iba na mahirap ang agriculture. Although mahirap talaga siya, pero merong pera sa agriculture. So, ini-encourage ko rin, kagaya ko, na lalong-lalo na yung mga kabataan. Kasi yung mga farmers natin ngayon, alam na natin, tumatanda na sila. Yes. Pag nawala yan, sinong papalit kung hindi tayo rin? Mga young generation. Mm-hmm. May dagdag lang natin, Sir Jomary. Ito ba ay nakikita mo ng long term na magiging profession mo? Na ito na yung tutunguhin mo talaga? Na ano yung ginugol mo dito? Na siguro magiging 1,000 heads ba ito pagdating ng araw?
talaga malaki pa yung pangarap natin dito sa napasok natin na pag-aalaga ng kambing. So, ang gusto ko kasi dito, mas maparami at saka mas mapaganda ko pa yung lahi nila. Mm-mm. So, at least makasabay tayo sa internationally sa pagpuproduce ng magagandang lahi ng kambing at sustainable po yung pag-aalaga sa kanila. Kasi yes, yan naman yung kailangan natin ngayon, sustainable. Yes. So, ang ganda po ng kwento ni Sir Jomary na imagine, no, dating service sa fast food service crew at dating freelance photographer, videographer, estudyante rin na ginamit po ang kanyang ipon para sa pagsisimula ng goat farming or goat raising. Pero ngayon, talagang nagsimula sa tatlo, ngayon marami na. Yes, no? At talagang nakakatulong din sa kanyang pamilya itong naiipon niya at the same time, siguro sa mga kabataan na rin na nagiging partner niya dito po sa kanyang negosyo. So with this, no, tayo po'y nagpapasalamat kay Sir Jomary Nuqui, ang ating kaibigan, na pinaunlakan niya tayo dito sa kanyang farm at the same time, nabisita natin itong kanyang mga kambing na talagang nag-i-enjoy na kumakain ngayon ng damo dito sa kanilang bukirin, no? So sa ngayon, no, sa lahat po ng mga gustong magpa-feature po at mayroon po kayo natatanging mga inspiring personal and business stories, ang Avidio Stories po ay open for documentary vlog promotion. So pwede kayong mag-message po sa ating Facebook page Avidio Stories or mag-comment at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel for more videos and stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of Avidio Stories. So always remember, keep rising mga ka-video. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Sir Art. Bye. Mga ka-video, kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, mag-subscribe sa ating YouTube channel na Avidio Stories. I-like at i-follow din ang ating Facebook fanpage na Avidio Stories para sa iba pang makabuluhang kwento ng buhay, negosyo at iba pa. Ako ang inyong ka-video, Art Sinobago, hanggang sa muli. Ito ang Avidio Stories.